Bacchanal. But in fairness naman, I've always said, every time napapanood ko si Bongbong na napakatalino niya, napaka-articulate na, at mukha naman siyang hindi makakapatay ng tao. So, yun naman ang sinasa, di ba? Mukha siyang mabait talaga. Chris? Yes! Excuse me, no? Ang ganda kasi ng discussion talaga, sobra over my dead body. Sa totoong gusto ko lang, saludong-saludo ako sa inyong dalawa, hinahangaan ko kayo kasi napakatalino nyo, ano? Pero, kayong dalawang tatanungin ko, someday, may ambition ba kayo na tumakbong presidente? And would you be like your father? Uh-huh. In case you'll be at president. Maglalaban pa kayong dalawa? Oo. Would the scenario be the same? I think, in my case, mas mahirap siguro because babae nga ako. And yung sa mommy ko was a very special situation. I think, to this day, very, very male chauvinistic ang ating society. So, mahihirapan pa ho ang mga babae. I don't know if 30 years from now, the situation will be different. Uh-huh. Pero ako siguro gusto ko hong maglingkod sa mga mamamayan, but I don't think politics is my cup of tea at this moment. Yes, what about Bongbong? Excuse mo, Bongbong. Una, I beg to differ. Ang mga wala nang lalo na ngayon sa, we'll talk again about the youth. Yung mga kabataan, yung mga chauvinistic na dating cultural impediments natin, wala na ngayon yan. And I would say that certainly, In our society, there are so many women are dominant in their societies. As in sa Ilocano, talagang matriarchal society kami, and we really respect the role of a mother, wife, and the woman in our culture. So I guess you make a very good husband, kasi di ba? Well, I try. Maganda yung ano niya. What about you? Yung about running for the presidency, I don't know. Is it one step at a time? No, I did not enter politics to become president. You entered it for what purpose? I entered, very specific yung akin niya, doon lang nasa Hawaii kami. I remember when we arrived, they literally took everything away from us. And when we arrived, we had nothing. And ang mga tumutulong sa amin, yung mga Ilocano, alam naman natin, ang daming Ilocano doon sa Hawaii. And po, lumalapit sila, tinutulungan kami, nagluluto sila, nagpinapakain kami, nag-collection pa sa, para makabili ng refrigerator, kung ano-ano. So, you know, you can imagine, this is somebody who you... Mararamdaman mo talaga yung pagmamahal ng mga tao. So, ang aming iniisip, sabi, kailangan natin magpasalamatan itong mga ito. And this is what, how well do you serve the province? But also, I wanted to be part of the national debate. So yes. I entered, sabi ko, ideal ang Congress. At hindi ko naman iniisip ang pagka-Senado. Napapag-usapan na lang yan. So I guess here we are now, life as a way of surprising us. And now that I'm here, but I did not go in, uunahin ko yung congressman, tapos magsisenado ko, tapos tatakbo ko bilang pangulo. Hindi ganun ang pag-iisip ko. Ang iniisip ko lang, paano makapagsilbi sa tao. And we will see if that comes, but it is not the end result. Because ang unusual sa atin dalawa, nakita natin yung pagkapangulo, hindi lang yung sa television. Yes. Nakikita natin kung gaano kahirap talaga yun. And the 20 years, I'll ask you, napanood mo ba, Dave? Yes. Yeah. Kasi kaming lahat talaga tuwan-tuwa dun sa pelikula ngayon. Did you feel the same way? I felt it would have been wonderful if we could have done something like that. But unfortunately, hanggang sine lang yun. But it would have been nice. It would have been nice to have taken a little bit of a break. Okay, before we close, I guess ang tatanayin ko lang si Bongbong, do you think that the name Marcos is an asset or a liability in terms of politics? Sobra bang expectations ng mga tao sa'yo? Well, in a sense, it is a liability in that sense, because they, kahit na sinasabi ko, no, actually wala naman akong binabalik, yeah, you will be president in 10 years, maraming mga ganun. And you know, you cannot say that, no, I have no intention, that it's somehow disappointing to them. But that is not an essential problem. I think overall, in fact, I have not yet found a situation where it has been a liability. After all, I can come and speak to you on your show. So being a Marcos has not held me back in any way. It's our pleasure to have you, di ba? Would you like to leave a message since nationwide napapanood tayo ngayon, lalong-lalo na siguro sa constituents mo sa iyo? Well, lalo na ngayon na napapag-usapan natin ng mga kabataan. I would just like to... You feel you're still part of the youth? Well, maybe I'm... Pwede pa, di ba? Kasi under 39. Namimilit na. But I still feel sympathetic to what they have to face. And kung kagaya ng sabi ko, napapag-usapan ng kabataan, I would like, for first of all, to congratulate all the delegates
for the good work that they did with the Pope's visit. At ituloy ninyo yan, tuloy nyo yung pag-aktivista ninyo, tuloy nyo yung pakikialam ninyo, at kailangan kayo ng ating bansa. Do not stop, stay involved, we need you. Thank you very much, Congressman. It was a pleasure having you. Anything from you? May ponen question kasi yung mga taga-Pampanga, Bongbong, kung tatakbo ka daw talagang senator. Mukhang sa takbo ng panahon, ganun ang patungo ng aking gagawin. Yes, it looks like I will be running for the Senate. Congratulations in advance. Yes. Thank you very Senorita much. Senorita Preciosa, okay. Thank you very much. Thank you very much, and, okay, thank you so much. Yeah! Maraming salamat po. Actually, you now will be back. Thank you, Congressman.